The Connivance of a Billionaire, Part 2. Sa pananalita ni Brandon, tila wala ng ibang paraan na magkaroon siya ng nobyo maliban sa pagsilo dito. At tila ito din ang ipinapahiwatig ng mga mata ng kaharap nang hagurin siya ng tingin. Padabog ni Sarang inilapag ang sandok na hawak at pinandilata ng kausap. Hindi ka ba tinuruan ng good manners ng magulang mo? Ganyan ka din ba kabastos kay Stephanie? Aha, antipatiko pa rin ako sa'yo, ano? Paano yung takot mo? Nawala na ba to? At lumapit si Brandon sa kanya, malapit na malapit habang paurong si Sarah sa may mesa. Her eyes spitting black fire. Ah, nariyan pa rin ang takot mo. Hindi ko na dapat ulitin ang leksyong ibinigay ko kagabi. Naging banayad ang tono ng lalaki. Napakaginuo ko kay Stephanie. Hindi nito kailangan ng bomba sa ilalim ng pagkatao niya. Pero ikaw, kailangan mo to. Hindi maintindihan ni Sarah kung ano ang ibig sabihin ni Brandon. Pabulong ito kung magsalita. Pero hindi si Sarah magtatanong. Hindi siya interesado. Ang tanging gusto ni Sarah ay layuan siya ng lalaki. Ayaw niyang napagsosolo sila na sa isang lugar. At higit na ayaw ni Sarah magkalapit sila. Hindi ni Sarah maintindihan kung bakit ganoon ang epekto ng lalaki sa kanya. At bago niya na-realize ang ginagawa, binabayo na pala ng kamao niya ang dibdib ni Brandon. Dayuan mo ko. Napaka-antipatiko mo. Oo, alam ko. Hinawakan ng lalaki ang dalawang kamay niya at naupo ito sa gilid ng mesa. Hinila siya sa pagitan ng nakaawang nitong mga hita. Masaya, hindi ba? Masaya? Hindi masaya para kay Sarah ang mga ipit sa pagitan ng hita ng isang agresibong lalaki. In such a wicked, intimate position. Inis na inis si Sarah nang mapangiti si Brandon dahil sa pagpupumiglas niya. His mouth curled with silky amusement. Hindi ka pa nag-iinit ng ganito kahit kailan, hindi ba, Sarah? Aminin mo. Be honest for once. Sabihin mo ang iyong nararamdaman at hindi ang inaasahan ng iba na dapat mong maramdaman. Hindi ko alam ang pinagsasasabi mo. Why don't you just leave me alone? Bisita ka ni Stephanie at wala akong pakialam sa'yo. Hindi ko alam kung ano itong ginagawa mo at kung ano itong gusto mo. Desperadang sabi ni Sarah. Hindi ko dating kinukuha ang hindi inaalok sa akin. But, in your case, kailangan kalimutan ko ang kagandahang asal at kunin ko ang gusto ko bago ito ialok sa akin. Inipit ng mga hita ng lalaki ang isling niyang pangangatawan. Heat was building up inside her. She could not cope with it, or him. At kapag biglang pumasok sa kusina si Dustin at Stephanie, ano na lamang ang iisipin ng mga ito? Parang itinulak ng panic at guilt ang puso ni Sarah sa lalamunin niya. Napaungol siya ng paimpit lalo na nang gumapang ang mga kamay ni Brandon sa likod ng kanyang shoulder blades. He pulled her body into his. Relax, Sarah. Binubuksan ko lamang ng kaunti ang iyong mga mata. Wala kong balak na saktan ka o gahasain ka sa sahig ng kusina. Nisan lang tayo mabuhay. Ayaw kong may maaksaya at inaaksaya mo ang buhay mo. Wala kang nalalaman tungkol sa akin. Tutol ni Sarah at hindi niya alam kung bakit tila naging sunod-sunuran siya at bakit nasubsob na ang mga mukha niya sa impressive shoulders ni Brandon. Kung bakit wala siyang pakialam kung pumasok man sa kusina si Dustin ng mga sandaling iyon. Nawala na ang lakas na nanlalaban sa dalaga. His bond cradled her head as if he liked the way it felt against his body. Alam ko ng lahat ng tungkol sa'yo bago kita nakita. Higit sa mga sinasabi ni Stephanie, kaysa sa mga binanggit nito tungkol sa kapatid na para dito ay anino lamang. Para kay Stephanie, you barely exist. At tiniyak nitong ganyan ang tingin ng lahat sa'yo. Tama ba ako, Sarah? Hindi sumagot si Sarah. Hindi niya magawang sumagot. Nagawang paikuti ni Brandon ang isipan niya dahil sa ipinamdaman nitong wonderful shocking intimacy that blinked out her brain, leaving only sensation. Napakalaking sayang.
Patuloy ni Brandon. Napakarami mong potensyal na hindi mo alam. Mabuting tao si Dustin pero hindi ito para sa'yo. You deserve more than an ordinary life with him. Anong ibig mo sabihin? Humayo ka at hanapin mo ang kahit kailan ay hindi mo pa nararanasan. Break away. Hanapin mo ang passion at drama ng buhay. Hanapin mo ang iyong sarili. Nagulo ang emosyon ni Sarah at itinulok niya si Brandon. Tila pareho na silang nasisiraan ng bait. Si Brandon sa mga sinasabi nito at si Sarah sa pakikinig sa mga ito. Walang nalalaman ito tungkol sa kanya. Bakit kailangan magsalita ito ng ganoon? Bitiwan mo ko. Utos ni Sarah at namutla siya nang makita ang tila nakakalokong ngiti ng kaharap. Gusto mo ang nangyayari, Sarah. Kapag gumamit ng physical force ang babae sa lalaki, naghihintay ito ng physical response. Hinapit ni Brandon muli ang dalaga sa katawan. Hiniling mo ito at ibinigay ko. Tigilan mo ang karereklamo. Pakawalan mo ko. Oh, hindi pa sapat ito? Higit pa ba dito ang gusto mo? Huwag kang matakot na aminin ito. Hindi. Pumatak ang luha sa mga mata ni Sarah. Tears of humiliation and shame. Dahil tama ang lalaki, tuluyan ng dumaloy ang mga luha. At ito ang naging kanyang salvasyon. Dahil banayan siyang inilayo ni Brandon sa katawan nito. Magtitimpla ako ng kape. Kailangan nating dalawa ito. Pinunasan ni Sarah ang mga luha ang mata sa apron na suot. Wala si Sarang masabi at tinungo ang lababo. Ayaw ni Sarang isiping naroon si Brandon. She didn't want to know he existed at all. Lumayo siya kay Brandon. Nang lumapit ito sa lababo para punuin ng tubig ang painita ng kape, nagtungo si Sarah sa sulok ng kusina. Tamang-tamang pumasok si Dustin na nakangiti. Sabi ng mama mo, ikaw daw nagluto ng almusal? Mukhang napakabango. Gustong sugurin ito ng yakap ni Sarah, ngunit ayaw niyang magpakita ng anumang emosyon sa harapan ni Brandon. Tamang-tamang dating mo, dahil magkakaroon sana kami ng coffee break. Mga katagang tila hindi tama dahil naningkit sa paghinala ang mga mata ni Dustin. Coffee break? Break from what? Huminga ng malalim si Sarah, ngumiti siya. A break from cooking. Kapapasok lamang ni Brandon mula sa pagjajaging. Nalamig ang mga kamay ni Sarah. Alam na ngayon ni Brandon na kaya niya magsinungaling si nobyo. Naglabas si Sarah ng isa pang tasa. Dalhan mo ng kape si Stephanie. Pwede? Magkakape kami ni Dustin sa living room. Salamat at tila kulang tinig niya. Kung namumulaman siya, iisipin pa ni Dustin na dahil sa init ng stove ang dahilan. Ngunit tila lalong pumormal si Dustin. Ang presensya dito ni Brandon ay nakakasira. Inis na sabi ni Sarah. Nagtataka ako kung bakit niyaya ng mama mo ito na tumigil dito. Naupo ito sa sofa at inis na hinalo ang kape sa tasang hawak. Hindi niyaya ng mama. Si Stephanie ang may kagustuhan nito. Ito ang latest boyfriend nito at iniisip ng lahat na seryoso ang lahat. Dahil ngayon lamang nag-uwi ng lalaki si Stephanie para ipakilala sa pamilya. Ipinagdiinan ni Sarah ito para matandaan niya na pag-aari ni Stephanie si Brandon na hindi naman niya kailangang gawin dahil happily engaged siya kay Dustin, hindi ba? Huwag na nga natin silang pag-usapan, okay? Gusto ni Sarah na pag-usapan nila ng nobyo ang job offer sa kanya. Gusto ni Sarah na sa magandang mood si Dustin para ma-analyze nilang mabuti ang pros and cons nito. Ngunit sa pagbabanggit ni Sarah na si Stephanie ang may gustong naroon si Brandon ay tila lalong nagpasama sa mood ni Dustin na hindi maintindihan ni Sarah. Maayos naman ang pagkataon ni Brandon. Hindi naman alam ni Dustin kung ano ang mga sinabi at ginawa sa kanya ni Brandon at wala itong pakialam kung sino mang lalaki ang makarelasyon ni Stephanie. Nasusuklam si Dustin dito. At bakit kailangan utusan mo si Brandon para dalhan ang kape si Stephanie sa kwarto nito? Para mo na rin tinutokso itong... Ang ibig kong sabihin, hindi proper ito.
Nilagok ni Dustin ang kape na tila naghahanap ng mapagtataguan. Napalunok si Sarah. Proper? Naging katawa-tawa sa kanya si Dustin ng mga sandaling iyon. Pero hindi ba old-fashioned na attitude nito ang nagustuhan niya sa nobyo? Ligtas siya dito at comfortable. Kayang pangalagaan ni Stephanie ang sarili niya. Sa tingin ko hindi. Sana ay huwag namang napakasama ng tingin mo kay Stephanie. Maldita man si Stephanie, may kabutihan din dito. Ngunit walang makitang mabuti dito si Dustin. After all, kapatid ko ito, kapamilya. At palagi kayong mag-aangilan, hindi magiging maayos ang lahat para sa aking pamilya. Hinawakan ni Dustin ang kamay niya at pinisil. Naglakad-lakad tayo mamaya pagkatapos ng almusal. Mayroon akong mahalagang bagay na sasabihin sa'yo. Sabi ni Sarah. Tungkol sa ano? Nagbalik na sila sa kusina at muling naglagay ng kape si Dustin sa tasa nito. Nahalata ni Sarah na lumalayo ito sa kanya. Hindi naging demonstrative kahit kailan si Dustin, pero kapag nagsosolo sila, niyayakap siya nito at hinahalikan. Ngayon pa bang officially engaged na sila ay iniisip ni Dustin na hindi na kailangan itong magpakita ng physical assurance ng pag-ibig nito sa kanya? Alam ni Sarah hindi highly sexed ang nobyo pero nairita si Sarah. May inaalok sa akin trabaho. Exciting ito at challenging pero may kaunting disadvantage. Wala tayong panahong pag-usapan ito ngayon. Kaya nga niyayakit ang mamasyal mamaya eh. Dahil kailangan ko nang ibigay ang desisyon ko bukas. May trabaho ka na. At hindi ka na kailangan magtrabaho kapag nagkapamilya na tayo. So bakit pagkakaabalahan mo pang magbago ng trabaho, lalo na kung may disadvantage? Oh, bakit kailangan ka pang mag-adapt sa isang bagong employer? Hassle lamang ito. Hindi ko kailangan mag-adapt. Medyo tumaas ang boses ni Sarah. Hindi pa naririnig ni Dustin ang lahat pero tila nakapagdesisyon na ito na hindi nito gusto ang pagbabago ng trabaho ng nobya. Isa pa, tila hindi maganda ang tingin sa kanya ni Dustin kanina pa at hindi niya maintindihan ito. Inaasahan niyang magiging masaya ang weekend na ito pero tila kabaligtaran ang nangyayari. Parang isang masamang panaginip ang lahat at parang ayaw na ni Sarah makipag-usap kay Dustin. Pero kailangan. Pag-usapan natin to. Hindi mo pa alam ang detalye. Giit ni Sarah. Hindi na kailangan. Settled ko na ang trabaho mo. Hindi mo na kailangan magbago. May sarili din akong ambisyon at kagustuhan, Dustin. Alam ni Sarah na ito ang una nilang pag-aawayan ng kasintahan. Tama na ang isang ambisyosa sa pamilya nyo. Lumagay ka na sa dati mong kinilalagyan, Sarah. Tama na sa akin to. Namilog ang mga mata ni Sarah na tila sinampal siya ni Dustin at lalong nag-init ang ulo ni Sarah nang marinig niya ang tila nakakalokong tinig ni Brandon. Nag-aaway ba kayo? Hindi dapat na mangyari ito. Nanunukso ang mga mata nito nang pumasok sa kusina. Naupo ito sa isang silya at tumingi sa mga mata ni Sarah. May magagawa ba akong tulong sa inyo? Pumasok sa dining room ang dalawa at iniwan sa kusina si Brandon. Hindi nila pinansin ito. Akala mo kung sino? Inis na sabi ni Dustin. Walang sinabi si Sarah. Higit siyang magiging masaya kung hindi na niya iisipin si Brandon o kakausapin ito. Yumakap siya sa bewang ni Dustin. Sorry na, tumaas ang boses ko kanina. Sorry din, pero tila tensyonado ang atmosphere ngayong weekend na to. Hinagka ni Sarah sa pisngi ang nobyo, pero tinanggal ni Dustin ang nakakawing mga kamay ni Sarah sa bewang. Pag-uusapan natin ang job offer mo pagkatapos ng almusal, pero binabalaan kita na hindi mo dapat itong pag-ukula ng consideration. Okay, pero pag-uusapan natin ito. Tama marahil si Dustin na hindi siya ambisyosa tulad ni Stephanie. Kung kahapon ito sinabi ito, sasang-ayon agad ang dalaga. Ngunit tila bakit nasasaktan siya ngayon dahil tila minainos ni Dustin ang kakayahan niya. May kinalaman kaya ito sa mga sinasabi sa kanya ni Brandon.
Nag-guilt siya habang kumakain sila nang batiin siya ni Stephanie. Napakasarap ng pagkakaluto ng lahat. Okay kang magluto, little sister. Sana ginising mo pa ako para matulungan kita. Araw mo ito, araw niya ni Dustin, of course. Pero ang mama nila ang sumagot. Kailangan mag-practice ng maging perfect housewife ni Zara para kay Dustin. Wika ng ginang. At ikaw, Stephanie, kailangan mong magpahinga dahil sabi mo na pagod na pagod ka na sa mga assignment mo sa Manila. Ilagaan mong yung sarili. Hindi ba, Brandon? Sumabad si Sarah. Kawawa naman pala si Stephanie. Sarcastic kong sabi nito. Pero ako, personally, gusto ko rin magpakamatay sa pagod. Maang na napatingin sa kanya ang lahat at naghari ang katahimikan. At hindi din naging maayos ang pag-uusap nila ni Dustin. Naisip ni Sarah habang nasa loob ba siya ng library pagdating ng Lunes. Ipaniliwanag niya sa nobyo na inalok siya ng anak ng may-ari ng pinapasukang library na maging assistant nito sa isang travel agency na itinatag nito. A kind of travel agency that specializes in holidays for every wealthy clients. Kailangan ni Emmanuel Bautista ng assistant na makakatulong sa paghahanap ng mga bagong lugar sa mundo para mapuntahan ng mga mayayamang kliyente para mag-good time. At akalain mong akong naisip na piliin nito? Ang risk lamang nito ay bago ang business adventure nito. Pero napakaraming protective clients at kailangan ni Emmanuel ng dagdag na capital kaya nang hiram ito ng financier. Fighter si Emmanuel at magtatagumpay ito. Isa kang baliw. Wika ni Dustin at naglakad ito ng mabilis. Kailangang humabol dito ni Sarah. Secure ka na sa kasalukuyang mong trabaho. San ka dadambutin kung bigo ang bagong trabaho mo? Dahil mabibigo ito at magiging unemployed ka. Nabigla si Sarah sa pagka-negative thinking na ipinapakita ni Dustin. Napaka-defeatist naman ang attitude mo, sabi ni Sarah. Napag-usapan na nating magtatrabaho ka ng 2 taon pagkatapos nating maikasal. Oh, nakalimutan mo na to? Napagkasunduan natin, ang kita mo ay may invest sa ating common fund para makalikha ng sapat na ipon bago tayo magsimulang bumuo ng pamilya. Tiningnan ni Sarah nang masama si Dustin at pinalis ang kamay niya nang humawak siya dito. Naglakad na ito pabalik sa kanilang bahay. Dustin, sandali. Inilalagay mo sa panganib ang pagkakataon mong magka-contribute para sa ating future comfort and security. At sa job description mo, tila madalas kang maglalakbay. Magiging madalang ang ating pagkikita. Naramdaman ni Sarah na ang huling sinabi lamang ni Dustin tungkol sa madaling nilang pagkikita ay ang pagkonsuelo di bobo lamang. Na ang talagang mahalaga ay ang investment ng kita niya para sa security nila. Nasaktan si Sarah. Kung sinabi lamang ni Dustin na sige, sumulong siya at subukan ng kanyang mga pakpak, baka tanggihan pa niya ang alok ng trabaho ni Emmanuel Bautista. So pakiramdam niya ngayon, gusto na niyang tawagan si Emmanuel at tanungin kung kailan siya pwedeng magsimulang magtrabaho. Binuksan ni Sarah ang pinto ng inuupahan niyang boarding house. Sa Santa Cruz nakatira ang pamilya ni Sarah at ni Dustin. Sa Manila siya nagtatrabaho. Nagbo-board si Sarah sa isang 2-story apartment sa pag-aari ng pinsan ng mama ni Dustin. Dito gusto ng nobyo niya na mag-board siya para daw mapangalagaan siya ng tiyahin nitong si Helen. Kasama na ang pagkain sa buwan-buwan niyang pag-apartment. Ayaw sana dito tumira ni Zara dahil mabigat ang dugo niya sa pinsan ng kanyang future mother-in-law, pero dahil masunurin siya, sumang-ayon na lamang siya. Oh, iha, akala ko hindi ka pa darating kaya hindi kita ipinagluto. Sabi agad ni Helen nang makita siya. Akala ko bukas ka pa uuwi. Hindi na hubali, sa labas na ako kakain. Hindi ko rin naman nagugustay ng mga niluluto mo. Inis na sagot ni Sarah, nakita niyang napamaang ang kaanak ni Dustin. Kahit kailan ay hindi niya sinasagot ito ng pabalang. Mainit yata ang ulo mo, sabi ni Helen. Tama ka at ayaw ko munang makipag-usap. Galit na sabi ni Sarah. Iniwan ni Sarah ang babae matapos siyang irapan. Pero nagbalik ito. May tumawag nga pala sa inyong babae. Kaibigan mo daw? Jenny Cruz ang pangalan. Tawagan mo daw. Salamat. Ni hindi siya tumingin sa kausap. Nakaramdam ng kasiyahan si Sarah nang malamang tumawag si Jenny. Jennifer Cruz ang buong pangalan nito at matalik niyang kaibigan.
naging magkaklase sila noong high school pero nag-abroad si Jenny. Pagkalipas ng 2 taon, nagbalik ito sa Pilipinas at ipinagpatayo ng papa nito ng sariling bahay sa Marikina. May nangungupahan sa isang silid ng bahay na Jenny sa isang commercial model noon. Ito lamang ang isang katulong ang kasama ng dalaga sa condo nito. Nang makapagpahinga siya, tinawagan niya si Jenny. Nagkamustahan sila, nagkwentuhan tungkol sa engagement party ni Zara. Umalis na yung kasama ko dito, sabi ni Jenny. Yung umupo sa kwarto ko, nag-iisa na ako dito. Naisip ko na baka gusto mong dito ka nalang tumira, kahit walang bayad basta may kasama lang ako. Mag-contribute ka na lamang sa pagkain. Natuwa si Zara. Matagal na niyang balak umalis sa apartment ni Helen. Of course, gusto ko Jenny, pero magbabayad ako ng rental at para sa pagkain natin, sabi ni Zara. Package deal? Okay. Okay, tawagan mo ako kung kailan ka lilipat ha. Tulad niya, working girl din si Jenny kahit mayaman ang papa nito. Marketing manager ito sa isang tanyag na branded clothes company. Alam ni Sarang hindi magugustuhan ni Dustin ang gagawin niyang paglipat, pero lilipat siya. Hindi siya pag-aari ng nobyo. May sarili siyang desisyon. Naupo siya sa gilid ng kanyang kama at naisip niya si Dustin at Brandon. Both men told her to be herself. Pero magkaiba ang ibig sabihin ng dalawa. Just be yourself, sabi ni Dustin. Tama na ito para sa akin. Ang ibig sabihin ni Dustin ay huwag siyang magbago. Manatili siyang sunod-sunuran dito. The dutiful and demanding type wife material. Iba naman ang ipinaliwanag ni Brandon. Sinabi nito na dapat niyang palayain ang sarili, hanapin ang sarili at tuklasin ang kanyang kalayaan. Sa mas tamang salita, nakalimutan niya si Dustin. Bumuntong hininga ang dalaga. She had been so contented until this weekend settled in her job, looking forward to her future with Dustin. Naitanong niya sa sarili kung bakit tila nagbago ang lahat. Aware siya na may kinalaman si Brandon dito. Pero ayaw na niyang isipin pa si Brandon kapag nakasal ito kay Stephanie. Saka na lamang niya tatanggapin ito bilang bayaw. Pero hindi yata madaling gawin iyon. Narinig niya may kumakatok sa kanyang pintuan at nabulwagan niya ang landlady sa labas. Nakatayo sa likuran nito si Brandon Laksamana. May bisita ka. Suspechosang sabi ni Helen. Kilala mo bang taong ito? Tumango siya at iniwan sila ni Helen. Pero alam ni Sarah na masama ang iniisip ng tiyahin ni Dustin. Naupo agad si Brandon sa sofang naroon. Isang lungga para sa daga. Wika ni Brandon matapos haguri ng tingin ang kabuuan ng tinitirhan ni Sarah. Kompleto dahil may isang drago na bantay. Para matiyak na hindi maglalaro ang daga habang malayo sa pusa. Inignora ni Sarah ang sinasabi ni Brandon. Bakit ka naririto? Kasama mo ba si Stephanie? Iniisip niya na naghihinting marahil sa kotse ni Brandon sa Stephanie. Hindi tatapak ang kapatid niya sa ganito kasimpleng surroundings. Nasa Santa Cruz pa ito. Sila ng mama mo ay abala sa pagtingin ng wedding dress design. Baka isang linggo pa bago matapos ang mga ito. Hindi siya nakakibo. Magkakatotoo na pala ang kinatatakutan niya. Magiging kapamilya na niya ang lalaking ito. Bago siya umalis, nakita niyang kausap ng mga parents niya si Brandon. Pinag-uusapan na siguro nila ang kasal ng mga ito. Naitanong ni Sarah sa sarili kung magiging tapat na sa asawa si Brandon kay Stephanie o magpapatuloy pa rin ito sa pag-manhandle at paghalik sa mga babae kapag sinumpong ng init. Malamang na ganito ang mangyayari. Abangan! Bakit tila may kakaiba na nararamdaman si Zara para kay Brandon? Pero paano na si Dustin? Si Zara ay isang babaeng sunod-sunuran lang sa mga gusto nito. Paano kapag kasal na sila, wala na ba siyang kalayaan sa gusto niya? Abangan po natin sa susunod pang kabanata ng aking kwento. Thank you for watching. Keep safe po and God bless.